Makikita din naman natin na hindi naman talaga lahat na challenges na nangyayari sa buhay natin or dumarating, puro na lang negative, di ba? Yeah. Yun nga sabi natin, because of the pandemic, maraming nag-close, literally nag-close ng mga businesses, yeah, or kung ano pa dyan. Pero marami naman may nag-open yung mga biblically, pag may nag-close na door, may mag-open a window or another, yeah, bigger door, di ba, of opportunity. So, yun nga yung ikaka-proud din natin as kapis nun, as Filipino, na yun, nakaka-adapt talaga tayo sa mga challenges. Dealing with clients siguro. Yung pagmamarket ng product mo sa Narte siguro. Tama, isa pa yun. Example for me, yung visual art kasi hindi mo pasok sa ganong ano eh. Pero yung siguro yung bonsai na industry na ano, na try ko. Siguro, dati naman nag-bonsai na rin kami kasi yung father ko, isa bonsai enthusiast din. Dati pa. Siguro yung ano, yung kasi yung bonsai ano eh, yung masyadong mahirap siya i-market sa tao. Mm-hmm. Tsaka kahit mag-mass production ka, magtanim na maraming materialis na ganito, ganyan. You have to bonsai siguro is pag tinawag na bonsai, kailangan talaga ng ano eh, ng kailangan matanda siya, matandang puno, magandang forma, magandang path platform niya siguro ganun. Pebbles. Kumbaga ano, it takes a lot of resources para gumawa ng finished product. Yeah. Tapos hirap siya mas produce. As a bonsai enthusiast siguro. Siguro hindi mo masasabing ano eh na kumbaga mahirap siya i-market kasi baguhan ka pa lang sa industry na ganyan, tapos even though nakagawa ka ng magandang piece ng bonsai is mahirap siguro parang i-market kasi siguro sa pangalan mo pa lang siguro kailangan mo magpangalan siguro tsaka tumagal sa ganyang industry bago ka makapag-presyo ng tama or patas na presyo sa time na ginilaan mo tsaka yung pag-aalaga sa ganung klaseng ano art siguro. Actually ako na hindi naman ako I'm into bonsai talaga kasi na-appreciate ko yan. Siyempre parang Japanese. Well appreciated. Yeah. Inspired niya na practice, di ba? Sa pag, ano yan? Yung tanim na maliit. Na parang puno. Everyone knows that, di ba? Pero, na-curious ako na meron din palang challenge na napagpagdaanan dyan na yung name mo pala naka-attach kung paano siya parang bilhin. Yeah. I thought kasi pag maganda, they'll just ask the price tsaka bilhin nila. So, meron din pala. Same din siya pala sa ibang art form. Yung value nakasalalay dun sa kung sino yung artist. Yeah. Siguro ano, in terms of generic sa lahat naman ng industry siguro. Siguro para sa akin, before natin siya pasukin, it is essential na ano muna, aralin muna natin yung ano, yeah, yung economics and marketing side of it. Siyempre para ano, hindi tayo maaabot sa punto na parang madidisappoint ka, yeah, all your efforts and the time that you did sa sayang lang. Kasi kumbaga yun talaga eh, kumbaga pagdating sa produkto kasi trial and error. Yung ano, yung nagtawag doon, yung value ng produkto mo is ano eh, yung nagdi-decide yun yung customer, yung tao, yung value sa tao. So for example, yung itong kape na to, for example, if this is a generic coffee, hindi mo ito mabibenta ng mahal. Pero if this is Starbucks, yung perceived value ng ganung klaseng kape, mahal. So, kumbaga nasa branding. Nasa branding. Oo. Pero in ano terms, in specific terms, yung tao talaga yung nag-decide. So kumbaga at the back of the person's mind, you have to inject a pre-assumption na idea nga, mahal yan. Si ganyan yung mawal yan. Kumbaga ano, kumbaga, you cannot expect na pagpasok mo diyan. In short, the point is na kahit ano mo kagusto na gawin yung isang passion na gusto mo or isang artwork na gusto mo, kailangan ready yung mindset mo. Yes, mindset. To accept na yung market is ganito. So, yun nga, babalik naman tayo ulit sa pag-educate sa kanila, ganito, ganyan. But then, at the same time, maganda naman kasi parang step by step, you need to build
Yes. You need to build your craft until sa time na mapapakita mo sa kanila na maganda yung gawa mo, and at the same time, syempre you're building also your name. Yun nga pag sa client ka ni Ruana, so yun nga paunti-unti yung client, siguro low cost muna, pero syempre maganda yung output. So maganda yung quality, maganda yung over quantity. Maganda yung feedback or ano nga yun, parang na-satisfy yung client. So doon paunti-unti pwede ka na magtaas kasi nakikilala ka na, and then word of mouth, parang gano'n. So actually lahat naman ganyan eh, yung mga sikat na artist nga na patay na eh. Alam mo yung ano, sila talaga sumikat. Hindi ko naman sinabi na kailangan natin ma. Alam mo guys, share ko lang yung ano, yung artwork. Yung artwork parang magic siya. Kasi for example, yung other items na consumable at saka walang masyadong art na pinapasok. Sometimes yung value niya nakakadepende sa kung gano'ng siya kakailangan sa market. Pero minsan yung art, tama. Yung value niya non-tangible eh. Uh-oh. You cannot quantify it, unquantifiable. Yung makukuha mo sa art. Oo, kumbaga, it's based on feeling. Tama, Can you calculate feeling? Yeah. Is there a specific value for how much love do you feel? With magic, joke lang. Yeah. Saka yung ano, siguro yung magic, impact sa tao, no? Pag nakita niya yung certain artwork na... Yeah. Tama. Sa connection between... Kasi example yung sa bonsai. Siyempre, it's a work of art, but then it's a plant. Yeah. So syempre may makukuha ka talaga oxygen, pero like sino ba talaga yung bibili ng bonsai for what purpose? Of course to be an aesthetic or additional beautification sa bahay, di ba? So at saka yung tanong sa need talaga, but then hindi natin makukwestiyon yung bumibili kung ano yung satisfaction niya sa pagbili niya noon at on what use sa kanyang self. Same din sa mga artwork, di ba? Yun yung sabi mo, nakabase sa public. Public. Sa market, kung sa ano yung pagtingin nila yung sa art mo. Niya, para sa atin, yung isang artwork na ganito, ay wala yan, pangit na ganyan. Pero may impact siya dun sa isang tao na yun na baka naisip niya yung past niya, yung ganito, ganyan. Ay, ang ganda, na-touch talaga ako ng artwork nito na abstract, bibilhin ko to. Di ba? So, may ganun parang talaga. Ganun, yun yung magic. Right? Yeah, yes, that's the magic. Gusto mo siya, multiverse. It speaks to you, pero wala kang specific reason. Hindi mo alam. It just speaks to you by heart, by connection. That's why pag gumawa tayo ng isang artwork, let's just express what we feel on that art. Bahala na yung market mag-judge or mag-decide. Huwag tayo magpa-pressure na dapat ganito ganyan kasi para mabili ganito, ano yung nagandahan. Sometimes commercial art. It's a balance minsan between thinking in a way na analytic and thinking in a way na parang artist ka. Parang balance mo siya kung saan ka doon sa iyo. Yun, mahirap gawin, pero yun, wala kang magagawin, yun yung industry.